gagamitin na motor. Ito yung pinahiram sa atin ng Binery Makati Archway. Patry natin siyang i-start. Ito nga pala yung Binery RFS150i. What's up mga kamoto? Ngayon ay papunta tayo ng Mabitak, Laguna para i-test drive at i-review na rin itong gamit nating motor. Ito nga pala yung Benelli RFS150i. Pinikap ko siya sa Benelli Cafe, Makati. Shoutout nga pala kay Sir Spike at kay Miss Janice ng Scramble Marketing para sa pagkakataong ma-review yung ganitong motor. Kasama pala natin mga kamoto, itong si Jaser, ayan. At kasama rin natin si Gilbert, ayan o, nasa likod. Ayan o. Tara, samahan nyo kami. At para makilala nyo rin tong motor na to. So okay mga kamoto, first impression ko sa motor na to ay lookalike siya ng Yamaha Sniper 150. Makikita nyo naman dito mga kamoto yung normal lang na makikita sa motor. So yung side mirror, yung high and low beam ng headlight, yung power on, meron din siyang busina at signal light, pero yung switching niya ay magkabaliktad. Kung mapapansin niyo mga kamoto, ayan o, nasa taas yung busina at nasa baba naman yung signal light, which is kung makakita kayo ng ibang motor, yung kanyang busina ay nasa baba at yung signal light naman ay nasa taas. Meron din siyang park light at pag on ng kanyang headlight. Sa fuel consumption naman niya mga kamoto, nagpagas ako kanina ng premium, sobra pa yung 200 pesos sa kanya, pero dito na ako nagpagas sa may bandang Rizal. Ang per liters ay 61 pesos. Yung 200 pesos ko ay may sukli pa. Na-full tank ko siya nang wala pang 200. Mamaya papakita ko sa inyo yung detail na makikita sa motor na to. Lakas ng hangin. Wow, banking. So ito mga kamoto, nandito na tayo sa Mabitak, Laguna at ito nga pala yung ating ginamit na motor, si Benelli RFS150i. Ito nga pala mga kamoto yung kanyang specs para sa kanyang engine. Meron siyang liquid cooled single cylinder. Sa bulb arrangement naman niya ay single overhead comp.
4 valves. Ang kanya namang bore and stroke ay 57 by 58.7 millimeters. Ang displacement ng motor na to ay 147.88 cc. Para sa rated output naman niya, mga kamoto, meron siyang 11.3 kilowatts, 15.5 horsepower at 8,500 revolution per minute. Para sa compression ratio naman niya, mga kamoto, meron siyang 11.3. Ang gearbox naman niya ay 6-speed. Lubrication na wet sump. Clutch na wet multiple plate. Ang fuel supply naman niya ay electronic fuel injected. Ang exhaust system naman niya ay catalytic converter and oxygen sensor. Para sa certification ay Euro 4. Ang starting naman niya ay electric and kick. Pero mga kamoto, itong motor na to ay walang kick dahil nagamit na to sa racetrack sa Carmona. Ayan. So racing type tong motor na pinahiram sa atin ng Benelli Cafe Makati. Punta naman tayo sa chassis niya, mga kamoto. So ang kanyang front suspension ay upside down telescopic fork travel 88 millimeters. Ayan. Para sa kanyang front brake, meron siyang single 240 millimeter disc with 2 piston caliper. Ayan. Para sa kanyang front wheel naman ay meron siyang aluminum alloy spoke design 17 inches. Sukat naman ng gulong niya, mga kamoto, ay 70 by 90 by 17. At ang brand niya ay Cordial. Hindi ko sure, mga kamoto, kung ito pa yung stock tire niya since nagamit na nga ito sa racetrack sa Carmona. Para sa rear suspension naman niya, mga kamoto, meron siyang telescopic coil, spring oil dump, single shock absorber, travel 27 millimeters. Ayan. Rear brake naman niya ay single 200 millimeters, this with 2 piston caliper din. Sa rear wheel naman ay meron siyang aluminum alloy spoke design 17 inches din. Ang sukat naman ng gamit natin sa likod ay 110 by 70 by 17. At ang brand nito ay Cordial. Ayan. So, pero mga kamoto, hindi na ito yung kanyang stock size na gulong dahil ang stock size niya ay 120 by 70 by 17. So, pinalitan na ito ng konti dahil ayun nga, ginamit na ito sa racetrack sa Carmona. Meron naman siyang ground clearance na 160 millimeters, dry weight na 126 kilogram, at ang kanyang fuel capacity naman ay 4.8 liters. So, ayan, mga kamoto, ang kanyang specs. Pumunta naman tayo sa makikita natin sa kanyang manibela. So, ito, mga kamoto, ang itsura ng kanyang manibela. Papakita ko rin sa inyo kung ano-ano ang makikita nyo dito sa part na to. Sisimulan natin sa side mirror. Ayan. Nandito rin yung kanyang switch ng high and low beam ng kanyang headlight. Nandito rin ang kanyang busina at ang switch ng signal light. Ayan. Kung mapapansin nyo, mga kamoto, baliktad yung kanyang switch na to. Yung busina ay nasa taas at yung switch ng signal light ay nasa baba. Kung mapapansin nyo naman sa motor nyo, ang kanyang busina ay nasa baba at ang signal light ay nasa taas. Nandito rin yung kanyang switch para sa headlight, fog, park light at headlight. At nandito naman yung kanyang push button. Tignan naman natin ngayon ang makikita natin sa kanyang display panel. So buksan natin siya. Wow! So, ayun, ang makikita naman natin dito ay ang kanyang RPM, ang kanyang shifting gear, syempre ang fuel gauge, yung kanyang kilometer na tinakbo, ayan, at ang kanyang odo. Sa maliit na panel naman ito, mga kamoto, ay makikita nyo yung check engine sensor, neutral, engine temperature, high beam ng kanyang headlight, at syempre yung sensor ng left and right signal light. So, ayan, mga kamoto, ang makikita nyo dito sa panel ng motor na to.
So ayun mga kamoto, dito ko muna tatapusin itong vlog. Salamat sa mga tumapos ng video na to, at malaking shoutout pala sa dalawang team Umay na kasama ko ngayon. Ayan si Jay Sir, yung nasa harapan, at yung backride ko naman na si Gilbert. Ayan o. Shoutout sa dalawang to, galing galing. Ang galing mag-photography ng dalawang to. Paki-like, share, subscribe ang ating YouTube channel, at like and follow nyo na rin po ang aking Facebook page para updated kayo sa mga bagong posts at videos na i-upload natin. Salamat mga kamoto, hanggang sa susunod na vlog. Bye!